solution din ito. Oo, na napag-alaman natin na wala pala itong basis permit at wala rin itong occupancy permit. Ibig sabihin, itong building na ito ay hindi pa tapos. And yet, ito ay ginagamit na for prostitution. Kasama natin dito sa operation na ito, led by Regional Special Operation Unit, kasama natin ng Southern Tourist District, pati na rin ng Parañaque Police Station, at nandito rin ang local government unit sa pamuna ng ating butihin ngayon. Napag-alaman natin na dito nag-ooperate ng prostitution ng mga Chinese. We were able to arrest 11 personnel who were engaged in trafficking in person. Out of these 11, ito dito ay mga Pilipina, mga utility, at merong apat na mga Chinese. Doon ay merong dalawang babaeng Chinese at dalawang lalaking Chinese. Sila ngayon yung nagmamanage itong establishment na ito. Inabutan din natin itong 20 na mga customers. Nakakasuhan din natin ng traffic in person, using traffic persons. And merong 53 na mga babaeng Chinese na sila ngayon ang sinasabi natin yung mga victims. So, in effect, we are rescuing 53 victims who are traffic persons, arresting 20 plus 11, a total of 31 persons. 20 who are using traffic persons, who are customers. Lahat sila mga Chinese, mga 20. Ito mga 20 na ito na most of them are mga turista lang dito. A few of them have working visa. Wala naman tayo na pag-alaman na nagtatrabaho sa mga Pogo establishment na andito lang sila for other purposes. At itong mga apat na Chinese na nagmamanage, dalawang lalaki, dalawang babae, andito yung manager, andito yung cashier, at meron din cook at yung kasamahan nila. At meron tayo nahuling itong Pilipina ng mga utility. So ito yung ating patuloy na pagsasagawa ng operasyon dahil rin sa mga reports na natatanggap natin na merong proliferation ng mga prostitution ng mga foreigner, particular ng mga Chinese, na nag-cater sa mga Chinese na dumadabi dito sa ating bansa, in particular dito sa Metro Manila. Paano po natuklasan po, sir? Meron tayong ibang informasyon na receive dahil nga sa pagkaka-aresto natin doon sa mga Chinese din sa Makati and the rescue of 7 Vietnamese, meron mga naglakas na loob na sabihin na meron ditong prostitution din. Nagulat din ako mabasa ko dito kasi nakita ko na may mga kwarta talaga na ready for the use of these traffic persons. In fact, I was able to interview itong mga utility Filipina women. At sa isang gabi, sa loob siguro ng mga 8 hours, at least 5 times sila na naglilinis sa kwarto. Ibig sabihin, in an hourly basis, andun at palit-palit, balikan doon itong mga customer Chinese.